ikalabindalawang kabanata. Anim na araw bago sumapit ang pista ng Paskwa, si Jesus ay nagpunta sa Bitanya, kung saan nakatira si Lazaro na kanyang muling binuhay. Isang hapunan ang inihanda roon para sa kanya. Si Lazaro ay isa sa mga kasalo ni Jesus, samantalang si Martha naman ay tumutulong sa paglilingkod sa kanila. Kumuha naman si Maria ng isang bote ng mamahaling pabangong galing sa katas ng dalisay na nardo at ibinuhos sa mga paa ni Jesus. Pagkatapos, pinunasan niya ang mga ito ng kanyang buhok at napuno ang buong bahay ng halimuyak ng pabango. Ito'y pinuna ni Judas Iscariote, ang alagad na magkakanulo sa kanya. Sinabi niya, "Bakit hindi na lamang ipinagbili ang pabango at ibinigay sa mga dukha ang pinagbilan? Maaaring umabot sa 300 pilak ang halaga ng pabangong iyan." Sinabi iyon ni Judas, hindi dahil sa siya'y may malasakit sa mga dukha, kundi dahil sa siya'y magnanakaw. Siya ang takapagdala ng kanilang salapi at madalas niyang kinukupitan ito. Ngunit sinabi ni Jesus, "Pabayaan ninyo siya. Hayaan ninyong ilaan niya ito para sa araw ng aking libing. Habang panahoy, kasama ninyo ang mga dukha. Ngunit ako'y hindi ninyo kasama habang panahon." Nabalitaan na maraming Hudyo na si Jesus ay nasa Bitanya, kaya't nagpunta sila roon upang makita siya at si Lazaro na kanyang muling binuhay. Kaya't binalak ng mga punong pari na ipapatay din si Lazaro. Sapagkat dahil sa kanya ay maraming Hudyo ang humihiwalay na sa kanila at sumasampalataya kay Jesus. Kinabukasan, nabalitaan na maraming taong dumalo sa pista na si Jesus ay papunta sa Jerusalem. Kumuha sila ng mga palapa ng palmera at lumabas sila sa lungsod upang siya'y salubungin. Sila'y sumisigaw, "Purihin ang Diyos! Pinagpala ang dumarating sa pangalan ng Panginoon! Purihin ang Hari ng Israel!" Nakakita si Jesus ng isang batang asno at sinakyan niya ito, gaya ng nasusulat, "Huwag kang matakot, lungsod ng Siyon. Masdan mo, dumarating ang iyong hari, nakasakay sa isang batang asno." Hindi ito naunawaan noon ng kanyang mga alagad. Ngunit matapos na si Jesus ay maluwalhating nabuhay muli, naalala nilang ganoon nga ang sinasabi sa kasulatan tungkol sa kanya. Kaya't gayon nga ang nangyari. Ang mga taong kasama ni Jesus nung tawagin niya si Lazaro mula sa libingan at muli niya itong binuhay ay nagpatotoo tungkol sa nangyari. At ito ang dahilan kaya siya sinalubong ng napakaraming tao. Nabalitaan nila ang himalang ginawa niya. Kaya't nasabi ng mga Pariseo, "Nakikita ninyong walang nangyayari sa mga ginagawa natin. Tingnan ninyo, sumusunod sa kanya ang buong mundo." May ilang Griyegong dumalo sa pista upang sumamba. Lumapit sila kay Felipe na taga Bethsaida sa Galilea at nakiusap, "Ginoo, nais po naming makita si Jesus." Ito'y sinabi ni Felipe kay Andres at magkasama silang nagsabi nito kay Jesus. Sumagot si Jesus, "Dumating na ang oras upang luwalhatiin ang anak ng tao. Pakatandaan ninyo, hanggat hindi nahuhulog sa lupa ang butil ng trigo at mamatay, mananatili itong nag-iisa. Ngunit kung ito'y mamatay, mamumunga ito ng sagana. Ang taong nagpapahalaga sa kanyang buhay ay siyang mawawala nito. Ngunit ang taong hindi nagpapahalaga sa kanyang buhay sa daigdig na ito ay siyang magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ang naghahangad na maglingkod sa akin ay dapat sumunod sa akin. At saan man ako naroroon, ay naroroon din siya. Pararangalan ng Ama ang sinumang naglilingkod sa akin. Ako'y nababagabag ngayon. Sasabihin ko bang, Ama, huwag mong hayaang sumapit sa akin ang oras na ito ng paghihirap. Hindi, sapagkat ito ang dahilan kung bakit ako naparito, upang tanasin ang oras na ito. Ama, luwalhatiin mo ang iyong pangalan." Isang tinig mula sa langit ang nagsabi, "Niluwalhati ko na ito at muli kong luluwalhatiin." Narinig iyon ng mga taong naroon, kaya't sinabi nila, "Kumulog!" Sabi naman ng iba,
Nagsalita sa kanya ang isang anghel. Sinabi sa kanila ni Jesus, ang tinig na iyon ay ipinarinig para sa inyo at hindi para sa akin. Panahon na upang hatulan ang mundong ito. Panahon na rin upang hatulan ang pinuno ng mundong ito. At kung ako'y maitaas na, ilalapit ko sa aking sarili ang lahat ng tao. Sinabi niya ito upang ipahiwatig kung paano siya mamamatay. Sinagot siya ng mga tao, sinasabi sa amin ng kautusan na ang Kristo ay mananatili magpakailanman. Bakit mo sinasabing dapat maitaas ang anak ng tao? Sino ba ang anak ng taong ito? Sinabi ni Jesus sa kanila, kaunting panahon na lamang ninyong makakasama ang ilaw. Lumakad kayo habang kasama pa ninyo ang ilaw, upang hindi kayo abutan ng dilim. Hindi alam ng lumalakad sa dilim kung saan siya pupunta. Sumampalataya kayo sa ilaw habang kasama pa ninyo ang ilaw, upang kayo'y maging mga anak ng liwanag. Pagkasabi nito, si Jesus ay umalis doon at hindi na muling nagpakita sa kanila. Kahit na nasaksihan nila ang maraming himalang ginawa niya, hindi pa rin sila naniwala sa kanya. Nangyari ito upang matupad ang sinabi ni Propeta Isayas. Panginoon, sino ang naniwala sa aming ibinalita? Kanino ipinakita ng Panginoon ang kanyang kapangyarihan? Hindi nga sila makapaniwala, sapagkat tulad ng sinabi ni Isayas, binulag ng Diyos ang kanilang mga mata at pinatigas ang kanilang mga puso upang sila'y hindi makakita, ni makaunawa ang kanilang mga isip. Baka pa sila'y manumbalik sa akin at sila'y pagalingin ko. Sinabi ito ni Isayas sapagkat nakita niya ang kaluwalhatian ni Jesus at nagpahayag siya tungkol kay Jesus. Gayunman, marami ring pinuno ng mga Hudyo ang naniwala sa kanya. Subalit hindi nila maipahayag ito dahil sa takot sa mga Pariseo na baka sila'y itiwalag sa sinagoga. Mas ginusto nilang parangalan sila ng tao kaysa parangalan ng Diyos. Malakas na sinabi ni Jesus, ang nananalig sa akin ay hindi lamang sa akin nananalig, kundi pati sa nagsugo sa akin. At ang nakakita sa akin ay nakakita na rin sa nagsugo sa akin. Ako'y naparito bilang ilaw ng sanlibutan upang ang manalig sa akin ay huwag manatili sa kadiliman. Hindi ako ang humahatol sa taong dumirinig ng aking salita, ngunit ayaw namang sumunod dito. Sapagkat hindi ako naparito upang hatulan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito. May ibang hahatol sa mga ayaw tumanggap sa akin at sa aking mga salita. Ang salitang ipinahayag ko ang hahatol sa kanila sa huling araw. Sapagkat hindi ako nagsalita ng mula sa sarili ko lamang, ang Ama na nagsugo sa akin ang siyang nag-utos kung ano ang aking sasabihin at ipahahayag. At alam kong ang kanyang utos ay nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Kaya't ang ipinapasabi ng Ama ang siya kong ipinapahayag. Juan, 13. Bisperas na noon ng Pasko, alam ni Jesus na dumating na ang takdang oras ng kanyang pag-alis sa daigdig na ito upang bumalik sa Ama. Mahal niya ang kanyang mga tagasunod na nasa daigdig at sila'y minahal niya hanggang sa wakas. Pagsapit ng hapunan, inilagay na ng Diablo sa isip ni Judas na anak ni Simon Iscariote na ipagkanulo niya si Jesus. Alam ni Jesus na ibinigay na ng Ama sa kanya ang buong kapangyarihan at alam niyang siya'y mula sa Diyos at babalik sa Diyos. Kaya't siya'y tumayo mula sa habag, nagalis ng panlabas na balabal at nagdikis ng tuwalya sa baywang. Pagkatapos, naglagay siya ng tubig sa palanggana at sinimulang hugasan ng mga paa ng mga alagad at punasan ng tuwalyang nakabikis sa kanyang baywang. Paglapit niya kay Simon Pedro, sinabi nito sa kanya, Panginoon, huhugasan niyo ba ang aking mga paa? Sumagot si Jesus, hindi mo nauunawaan ngayon ang ginagawa ko, ngunit mauunawaan mo rin pagkatapos. Muling nagsalita si Pedro, hinding-hindi ninyo huhugasan ang aking mga paa. Ngunit sinabi ni Jesus, kung hindi kita huhugasan,
wala kang kaugnayan sa akin. Dahil dito'y sinabi ni Simon Pedro. Kung gayon, hindi lamang ang mga paa ko, kundi pati na rin ang aking mga kamay at ulo. Sumagot si Jesus. Ang nakapaligo na ay hindi na kailangang hugasan pa, maliban sa kanyang mga paa, sapagkat malinis na ang buo niyang katawan, at kayo'y malinis na, subalit hindi lahat kayo. Dahil alam na ni Jesus kung sino magkakanulo sa kanya, kaya sinabi niyang malinis na sila, subalit hindi lahat. Nang mahugasan na ni Jesus ang kanilang mga paa, muli niyang isinuot ang kanyang balabal at nagbalik sa kinaupuan niya. Sinabi niya sa kanila, nauunawaan ba ninyo kung ano ang ginawa ko sa inyo? Tinatawag ninyo akong guro at Panginoon? At tama kayo, sapagkat ganoon nga ako. Kung ako ngang Panginoon at guro ninyo ay naghugas ng inyong mga paa, dapat din ninyong hugasan ang mga paa ng isa't isa. Binigyan ko kayo ng halimbawa upang inyong tularan. Pakatandaan ninyo, ang alipin ay hindi nakakahigit sa kanyang Panginoon ni ang sinugo kaysa sa nagsugo sa kanya. Ngayong alam na ninyo ito, pinagpala kayo kung ito'y gagawin ninyo. Hindi kayong lahat ang tinutukoy ko. Kilala ko ang aking mga pinili, ngunit dapat matupad ang sinasabi sa kasulatan. Ako'y pinagtaksilan ng taong pinapakain ko ng tinapay. Sinasabi ko ito sa inyo bago pa mangyari, upang kapag ito'y nangyari na, sasampalataya kayo na ako'y ako nga. Pakatandaan ninyo, ang tumatanggap sa sinugo ko ay tumatanggap sa akin, at ang tumatanggap naman sa akin ay tumatanggap sa nagsugo sa akin. Pagkasabi nito, si Jesus ay labis na nabagabag at nagpahayag sa kanila. Tandaan ninyo, ipagkakanulo ako ng isa sa inyo. Nagtinginan na ng mga alagad sapagkat hindi nila alam kung sino ang kanyang tinutukoy. Katabi noon ni Jesus ang alagad na minamahal niya. Kaya't sinenyasan siya ni Simon Pedro at sinabihan, itanong mo nga kung sino ang tinutukoy niya. Humilig ang alagad na ito sa dibdib ni Jesus at nagtanong, Panginoon, sino po ba iyon? Siya ang taong aabutan ko ng tinapay na aking isinausaw. Sagot ni Jesus, dagsausaw nga siya ng tinapay at binigay iyon kay Judas na anak ni Simon Iscariote. Nang matanggap ni Judas ang tinapay, pumasok sa kanya si Satanas. Sinabi ni Jesus kay Judas, gawin mo kaagad ang dapat mong gawin. Walang sino man sa mga kasalo ni Jesus ang nakaunawa kung bakit niya sinabi iyon. Dahil si Judas ang may hawak ng kanilang salapi, akala nila'y pinapabilis siya ni Jesus ng kakailanganin nila sa pagdiriwang, o kaya'y pinapabigyan niya ng limos ang mga dukha. Pagkatanggap ni Judas ng tinapay, kaagad siyang umalis. Gabi na noon. Pagkaalis ni Judas ay sinabi ni Jesus, ngayon'y luluwalhatiin na ang anak ng tao, at sa pamamagitan niya ay luluwalhatiin ang Diyos. At kapag niluwalhati na ang Diyos sa pamamagitan ng anak ng tao, ang Diyos naman ang luluwalhati sa anak. At ito'y gagawin niya agad. Mga anak, kaunting panahon na lamang ninyo akong makakasama. Hahanapin ninyo ako. Ngunit sinasabi ko sa inyo ngayon ang sinabi ko noon sa mga Hudyo. Hindi kayo makakapunta sa pupuntahan ko. Isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo ngayon. Magmahalan kayo kung paano ko kayo minahal. Gayun din naman, magmahalan kayo kung kayo'y may pagmamahal sa isa't isa. Makikilala ng lahat na kayo'y mga alagad ko. Saan po kayo pupunta, Panginoon? Tanong ni Simon Pedro. Sumagot si Jesus, sa pupuntahan ko'y hindi ka makakasunod ngayon, ngunit susunod ka pagkatapos.